Yeng, middle of 2019, you got involved in that controversy, that incident. Ano ang iyong natutunan? Paano kayo naapektuhan? Ito, first time ko pati kong masasabi talaga, especially on TV. I think that was the lowest point ng naranasan ko in 13 years ng career ko. I felt like at that time, the world was against me. And I have to open my eyes to really see clearly kung sino yung mga tao nandun para sa akin. To not feel sobrang awang-awa sa sarili. Ano? Yung natutunan ko dito, pulutin mo yung sarili mo, tapos tingin ka sa paligid, shucks, ang bait ng asawa ko. Bait ng tatay ko kahit nasa Quezon. Tinawagan ako, 3 hours kami magkausap sa telepono. In-encourage na lang ako talaga. Kayo niyan, paano nagbago yung dynamics? To tell you honestly, hindi siya agree sa ginawa ko. But ako, parang ano ko eh, para akong, ano yun, parang mother bear. Parang sobrang gusto kong may paglaban. Kahit minsan, alam mo yun, may nagagawa tayo ng mali dahil sa may gusto tayo paglaban. Iintindi niya ako, pero after nung lahat ng yun, sinabi niya talaga, alam mo love, kung ako pipiliin, gusto ko itang pigilan, pero gusto ko itang bigyan ng kalayaan to do what you want eh. Pero I wish na pinigilan kita kasi yung hurt na na-feel mo, parang ayoko ma-feel mo yun eh. So, ayun, ano talaga, nag-mature yung relationship namin. So ngayon parang may dynamics na kami, love. Pag meron kang naiisip na parang may gagawin ako something stupid, hawakan mo ko. Okay lang yun. At times kasi yung asawa ko sa sobrang bait, nahihiya siya na tapikin ako or kaltokan ako. So binigyan ko siya ng right. Hindi eh. We have to really listen to the people who loves us. Dito. That's true. Yeah. I wanna say so much. I wanna say so much. Because iba yung perspective ko nung nangyari yun. Lalo na ngayon na my mother passed on December 1. Ang lawak na ng karanasan ko doon sa pag-aalaga ng may sakit. 63 days kami sa ospital at ICU. I've dealt with caregivers, nurses, doctors. You know, when Nanay was in the hospital, in the ICU, I requested, upon the suggestion of one of the doctors, my mother, for a family con, ang tawag doon, kung saan nag-uusap-usap ang pamilya ng pasyente at ang mga doktor at ang mga residents, kung sino man ang involved sa pangangalaga ng pasyente. Doon, pinaliwanag nila sa akin ang maraming bagay na hindi ko nauunawaan. Pero nabigyan ako ng pagkakataon magsalita ng mula sa puso. At sinabi ko na yung mga pamilya ng mga pasyente na nasa loob po ng ICU are at their lowest, are at their most irascible. Minsan, wala ka talagang logic, galit, malungkot, uncertain, insecure. Dahil takot na takot ka sa mangyayari sa pamilya mo. So, bawat nurse na pumapasok sa aming kwarto, ano yan, miss? Pang ano yan? Doc, ano yun? To the point that dumating na ako sa personal na level. Miss, ngiti ka naman. Boss, bago mo naman inebulize ang nanay, gisingin mo naman. Sabihin mo, nay, good morning. Miss, bago mo naman i-inject yun, gisingin mo, pwedeng haplusin mo muna. Until I found that article, which I shared with Mark, our head writer. There's this article written by an intensivist about all it takes is 40 seconds of compassion. Dahil, pag ang asawa mo, kapatid mo, anak mo, namamatay, o di kaya nasa peligro sa harap mo, hindi po yun overacting. Umiiyak ka, lumuluhod ka, nakikiusap ka dahil gusto mong sigurado na ang gagawin ng caregivers ay tama. It's actually a study na sinasabi na pag nagpapakita ang isang doktor ng awa at compassion, ng empathy, ng sympathy sa pasyente, ay may physical effect ito doon sa may sakit. So when I look back and I reviewed your story, may point ka. Kasi
buhay ng asawa mo yun. I am not saying that it is right to disrespect caregivers. It is right to disrespect. Pero gusto ko lamang maunawaan ng mga doktor at ng mga caregivers na you are not in your normal self. Hindi ka normal eh. Naranasan ko yun. Ayokong magkamali kayo. Gusto ko maawa kayo sa nanay ko. Ayokong masaktan ang nanay ko. Alam ko kung the kind of criticism you got from people that you were heartless. But at a certain point, I saw you. I saw myself in you. Nakita ko. That's a different perspective. That's a different perspective. Buhay yun eh. Mahal ko. Compassion. Galit talaga ako. Do I make sense? Hindi. Pero buhay ito ng asawa ko. Buhay ito ng nanay ko. Thank you, Tito. So I understand where you're coming from. Because you didn't know whether Yan was going to survive it or not.